Mamen! Hi mga mamen, what's up sa inyo? For this vlog, ipapakita ko sa inyo ang aking first upgrade accessories para sa aking motor na si AD Boy. Pero bago lahat, montage muna tayo. Ngayon, ipakita ko naman yung mga pinagkakabit ko sa aking motor na si AD Boy. Ito yung mga inuna kong kinabit. Stickers ni Honda ADB. Ayan. Ito. Sunod, pangalawa kong ikinabit. Itong screen protector. Siyempre, para protected ang ating screen dahil may nakapanginayang pag nagaskasan naman yan. Pangatlo, itong kilay tint na gold, chrome gold. I mean, mali pala. Chameleon gold. Pangatlo ay itong bumper strip. At shock cover. Tapos, nagkabit din tayo ng footboard or footrest na alloy. Kabilaan yan. Yung kabila. Sumunod ay itong gas tank pad protector. Sunod, itong blind sight mirror. Ayan, kailangan yun habang nag-drive. Tapos, Moto Wolf phone holder. Maganda to kasi nati 360 to eh. Wait lang, pakita ko sa inyo. Lubagan mo na natin. Ayan, nasa sa iyo kung saan mo siya pwedeng ipesto. Kaya ako gusto ko dyan lang banda. Tapos itong adapter, charging adapter para sa power outlet. Mas maganda bilhin nyo na rin yung may quick charge para mas madaling mag-charge ng inyong mga phone or kahit anong mga gadgets na i-charge nyo. Sunod ay sticker mags. Apat yan. Kasama dun sa likod. Sunod ay itong top box bracket. Nilagyan ko siya nitong malambot na foam ba to? O tama, malambot na foam. Dahil medyo masakit kasi pag tumatama sa angkas mo. Kaya naglagay ako. Tapos itong duwan top box. Sunod ay itong headlight grill.
At ang pinakauli, itong side stand enlarger. Alam ko bakit nawala yung isa? Dahil siguro sa vibration na ba tumatakbo, kusang kumaras. Pero chinek ko naman sila, mahigpit naman yung pagkakabit ko. Ewan ko bakit nawawala yung isa. Siguro problema yan ng mga talagang problema na rin yung sa side stand. Dahil hindi siya lapat eh. Meron siya kunting clearance dito. Siguro hindi pumasok ng gusto yung tornilyo na allen. Pero okay pa rin naman siya, goods pa rin naman. Nakapanginahe lang dahil nawala. Diba? Pero makabit pa rin naman. Siguro sa susunod ko na upgrades, papalagyan ko na ito ng big sa kanyang harapan. Ayan dito, maglalagay ako ng big. Tapos crash guard dito. Crash guard. Tapos lagayan ng MDL or mini driving light. Doon na rin siya i-pipesto sa may crash guard. Tapos paulagay rin siguro ako ng matawag dito. Hand guard ba yan? Hand lever guard. Tapos signal light grill. Tapos palitan natin to ng meron na bibili ngayon na pang XADB na visor eh. Hanggang to kataas. Yung ganyan kataas. Ang ganda kasi tignan pag na pag mag-drive ka mataas yung visor mo. Hindi tatama sa mukha mo o sa helmet mo. Yung sa hand guard para may nakita ako sa Shopee ba yun, or sa Facebook na synchronized siya. I mean yung hand guard niya merong LED na synchronize sa kanyang signal light. Ay pareho siya nalagyan ng grill. Signal light grill. Pati sa likod. Signal light grill. Tapos, papalitan ko to. Dahil itong texture ng two-tone ng upuan. Pag nagbe-break ako, gumaganyan, no? Para mapupunit. Ipaparis ko siya dito sa tone na ganito. Yung ganyan tone na tela. Kasi dito. Kasi dumudulas ako pagkada brick. Tapos yung mga fairings sa block. Gagawin ko yung carbon. Irarap lang, ipaparap ko yung carbon. Yun lang mga mamin. Yung mga tutorial nitong pagkakabit ko sa mga accessories ni AD Boy, ana sa link description below, kung gusto niyo mapanood, silipin niyo na lang. So yun lang mga mamen, hanggang dito na lang muna. Sa susunod papakita ko yung video sa pag change oil ni Eddie Boy, dahil malapit na siya mag 1,000 km. Tapos palagay na rin tayo ng tire sealant at saka gear oil, I think pati gear oil isasama na rin natin. Pagkatapos natin ng change oil, gear oil, saka palagay tire sealant, correct na tayo sa Tagaytay. So yun na mga men, maraming salamat sa panonood. Mag-iingat tayo palagi. Keep safe. Thank you and God bless.